Sige po, let's close our eyes po and let's have a opening prayer for him. Aming mapagpala at mapagmahal na Ama na nasa langit, kami po ay narito ngayon humihingi ng katalinuhan at mas malalim na pangunawa sa inyong mga salita. Naway ang inyong bawat salita ay aming may isa puso, may isa isip at may pamuhay. Naway kami po ay inyong gabayan at may iparamdam sa bawat isa ang banal na Espiritu. Ayon sa John 3:16, sa inyong dakilang pagmamahal, inyo pong ibinigay sa amin ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Diyos namin sa langit, hindi po namin kayo pinili, kayo po ang pumili at tumawag sa amin. Naway ang bawat salita na aking masambit ay manggaling sa iyo, Panginoon. Lord, I may not be perfect, but I have a perfect God. In Jesus' name, amen. First time ko pong gagawin ko sa inyo, pero usually nagagawa na po namin ito sa kabataan. Before po ako mag-start ng sa message po, mag-introduction muna po ko on how to preach the gospel po. Na-advise na rin po ako ni Pastor Blanky na mag-message po ko about sa cross. Sabi po dito sa mga binabasa ko po kasi ay mahilig po akong magbasa at makinig ng mga gospel, ganyan po kasi sabi nga po, you become what you read. Nagiging ikaw kung ano ang binabasa mo. Kaya huwag po natin katamaran yung pagbabasa. Ano po yung pagpupuyat mo, bagay mo nalang daan sa pakikinig ng gospel, ganyan. Kasi huwag natin ipulong yung sarili natin sa apat na corner ng simbahan. Mas marami pa tayong matutuklasan. Marami kayong you read books, makinig kayo sa mga ibang tao, sa experiences nila, ganyan. So what is important is, first, you have to pray. You pray na kayo ay we have to be guided by the Holy Spirit. Bago ka humanap ng gospel na ipipreach mo, you have to pray na Lord, gabayan ako po ni banal na Espiritu nung nalumalit ang pangangailangan ng tao. Second, kailangan mong malaman kung ano yung needs ng mga tao. You have to look after kung ano yung pangangailangan ng tao. Maybe you are preaching na wala naman out of context. Nagpipreach ka na hindi naman kailangan ng tao. Kailangan, lalo na sa generation natin ngayon, mabilis, fast-pacing. Iba na ang kabataan sa kabataan noon, iba na ang mga tao noon sa tao ngayon. Kaya when you preach the gospel, you have to know the needs of the people. Tingnan mo kung ano ang pangangailangan ng mga tao. And third, in preaching the gospel, it does, sabi daw po doon sa nabasa ko, it doesn't matter kung anong style mo. Whether magtatalon ka, magsisigaw ka, hindi importante yun. Importante, it is important, but however, kailangan ma-preach mo yung gospel ng tama. Tumalon ka, sumigaw ka, monotonous man ang style mo, encouraging man ang style mo. Ano man klaseng style ng pagpipreach mo, you have to preach the gospel right. Kailangan tama ang pagpipreach mo sa gospel. And, ako po kasi ang experience ko sa pagganito, sa pagsasalita, hindi po kasi talaga ako magaling sa impromptu. Hindi po ako yung pagsinalang mo marunong. Kailangan po kasi sa akin, ang usually po kasi kung gali, sa individual difference po ng mga tao, I have to think first before I say something. Kailangan bawat sinasabi ko, iniisip ko muna. Iniisip ko kung tama ko ba bang sabihin to, tama ko ba na dapat ko ba bang gawin to. Isipin mo muna yung mga sinasabi mo. There are two things na natatandaan ko sa tinuro ko sa mga youth na kailangan you know what you say. Isipin mo muna, kailangan ko pa bang sabihin to? Tama ba kung sasabihin to? Kailangan pa bang sabihin to? You have to consider all those facts na before ka magsalita. Minsan masakit, minsan magandang sabihin sa ibang tao, but sometimes, hindi mo na kasi kailangan sabihin. Sometimes, yung payapa ka na lang, minsan kailangan mo na lang manahimik para maging payapa ka. Diba? Yung times na gano'n na, kasi si Jesus naman or si God, God sees the truth. Nakikita ni Jesus yung totoo, you just need to wait. Kailangan na po natin mag-wait. And kailangan din, when you're preaching the gospel, you have to prepare an outline. You have to prepare an outline for your message. Tulad po nito, kasi yung tendency, kapag nandun ka na sa taas or sa stage, you have the tendency to forget yung pinag-aralan mo. So, hindi rin naman ko ako ganun katalino or galing na matandaan ko lahat kung anong pinag-aralan ko. So, when you preach the gospel, you have to prepare an outline. Kung ano yung, parang hindi ka maliligaw. Yun po.
Today po, let's open the Bible po on Luke 23 chapter, chapter 23 verse 34. It says here po na, Father, forgive me, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po, ito po very timely and relevant po sa atin kasi ito po yung nakasanayan natin taon-taon na nakikita natin sa ibang tao na yung nagpapasa ng krus, ganyan po. Di ba po, hindi lang naman po kasi isabi pa nga po ng mga pastor natin, hindi po literal na gawin mo yun. Di ba? Hindi literal na gawin mo magpasan ka ng krus. Po, just imagine po, napakabuti ni Jesus Christ para sa atin. Despite po dun sa palo at hampas na binigay sa kanya ng mga tao, despite sa paglalakad niya at pagtatadyak po ng mga tao sa kanya, sa bawat condemnation at pagpapahiya po ng mga tao, sa bawat pako na ipinukpok sa kamay at paa ni Jesus Christ, still, pinili niya na humingi ng pagpapatawad para sa mga tao gumawa sa kanya ng ganon. Di ba po? Napakaswerte natin kasi Jesus chose to ask forgiveness for them. And then, nung ikaw po, at kung ikaw ay tao ng normal na tao na nagawa ng gano'n, anong usually gagawin natin? Iko-curse mo yung tao? Pagsasalitaan mo ng masasakit na salita? Totoo po, masakit. Masakit yung gano'n na ginawan ka ng masama. One time, medyo matatayin po kasi nakakwento po ni Pastor yata na patawarin mo yung pumatay sa asawa mo. Yung kwento po ni Pastor na gano'n. Mahirap pong gawin yung patawarin mo yung tao pumatay sa asawa mo, di ba? But kung si Jesus po nagawa niyang patawarin tayo ng mga taong nagkakasala, bakit po hindi natin kayang gawin yung magpatawad ng mga taong nagkasala sa atin? Di ba po? Dati po yung Pastor po may nagtanong po sa akin. Sabi niya, to enter the gates of heaven, ano yung dapat nasa atin? Kung makakapasok ka daw sa gates of heaven, ano daw ba yung dapat na daladala natin? So may mga nagsabi po, may nagsagutan po ng maraming sagot na iisabi po. Pero ang wala po sa amin ang nakakuha ng sagot, so ang sabi po ng pastor nun is, ang kailangan na nasa iyo is the blood of Jesus Christ. Hindi po ito literal na dugo ni Jesus na ipahit mo sa iyo, umablos ka sa mga rebulto, ipahit mo sa iyo, hindi po siya literal na ganon. Dapat po, si Kristo should live in us. Kailangan, Jesus Christ is in us. Nasa loob mo siya. How? In your ways. Paano? Magbasa ka ng Biblia kasi lahat ng gusto ni Jesus na doon sa Biblia. Jesus Christ should live in us. Sa atin. Hindi lang sa atin, hindi sa mga leader, sa ating lahat. How, paano po ba yung Jesus will live in us? Una po, baka sa honor thy father and mother pa lang sumasablay na tayo. Di ba po? Ano po kasi, ang hirap po, hindi po ganun kadaling maging Kristiyano. Sa totoo lang po, mahirap maging Kristiyano. Ang magiging Kristiyano po is you have a lot of responsibilities, you have a lot of obligation. Di ba po, hindi po yung pupulang po tayo, hindi po yun ang magiging Kristiyano. Yung uluklok na ka po, alam ko ito, kailangan na isasalarawan sa iyo si Jesus Christ. Baka po yun sa honor thy father, sa mga kabataan, honor thy father and mother, baka doon pa lang sumasablay na tayo. Sa pagsagot sa magulang, sa pagsuway sa magulang, sa pagsisinungaling sa magulang, baka doon pa lang patay na tayo. Baka doon pa lang sumablay ka na. Tinanong ni Jesus Christ, ano ba yung ginawa mo nung kabataan mo? Tapos yung sa discipline. Sa discipline, kailangan sa pagiging Kristiyano na sa akin yan. What if nakita tayo sa ibang lugar? Nakita ka sa ibang lugar. Ito pong simpleng bagay, napamanuksim basura. Inuksiming basura king dalan. Kung ba pwedeng pulutan mo na mo ikabit na yung bulsa mo? Because that is discipline. Discipline should be shown to us Christians. Kailangan nakikita sa atin yun. Pedestrian lane. Merong pedestrian lane katabi mo, hindi ka patatawid doon sa tamang lugar. That is discipline. Kailangan yung discipline nai-inculcate yun sa puso natin. Kailangan nasa iyo yan. Hindi na kailangan na-remind yun sa iyo because you're a Christian. Kung sinatanggap mo na ikaw ay Kristiyano, dapat disiplinado ka. Next, integrity. Ano bang ibig sabihin ng integrity? Doing what is right. Ginagawa mo yung tama kahit walang nakakakita. Ginagawa mo yung tama kahit wala nang gumagawa nito. Kahit ikaw na lang ang gumagawa, gawin mo ang tama. Diba? Kung halimbawa naman, sa
sa grupo ng pagkakaibigan, di ba? Minsan kapag nakaaway mo siya, may tendency ka na gumante. May tendency ka na sirain siya sa mga ibang tao, sirain siya sa mga ibang lugar. Pero how do you use integrity? Paano mo gagamitin ang integrity? You have to respect kung ano yung mga secrets na binigay niya sa'yo. Hindi mo siya kailangang siraan. Kasi somehow, somewhere, naging part siya ng buhay mo. And you have to respect that. Once in your lifetime, naging mabuti siyang tao sa'yo, bakit mo siya sisiraan? That is integrity. Aba? Next po. Next po, si Pastor Ron po, tinanong kami, as ano daw po yung requirement para makapasok sa heaven? He said, is to make disciples daw po. So, as we should not stay inside this, we should make disciples and preach the gospel. So, tulad po yung ginagawa ni na Pastor, kumayo po tayo. Huwag natin sarili nini yung kabutihan ng Panginoon, kailangan i-share natin sila sa iba. Apo, paano ba natin yung pinag-aralan na natin na yun nga sabi, yung forgiveness, actually yung nag-focus po talaga tayo sa forgiveness. Kasi diba si Jesus nga, He asked for forgiveness nung nandun na po siya sa cross. Hiningi po niya yung pagpapatawad sa mga tao habang siya ay nasa taas at pinapakot sa cross. So, eto po. Paki-open po tayo sa Mark 11:25. At kailanman kayo'y nangatayong magsipanalangin, magpapatawad kayo kung mayroon kayong anong laban sa kanino man, upang ang inyong ama na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Mark 11:26, datapuan kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa mga kasalanan ng inyong amang nasa langit. Sabi po dito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God Christ forgave you. Ito po, kailangan, you don't hold any grudges. Kapag nagpatawad ka, wala na yan. Wala na yan sa puso mo. Tinanggal mo na yan sa puso mo. Kung ang Diyos nga, tinatawad tayo. Kung ang si Jesus Christ nga, sinave tayo sa mga kasalanan natin, why cannot we forgive someone na nagkasala sa atin? Diba? Ito po, dito sa naman sa Matthew 6:24, sabi dito, no man can serve two masters. So, according po dun sa nabasa ko din na you cannot serve two masters kung galit ka, kung may kagalit ka. Hindi mo masiserve si God habang may kagalit ka tao. Yun po, no? Kaya kailangan, though mahirap pong alisin yung galit sa puso, lalo na if napakabigat mong nagawa sa iyo ng tao. Na-traidor ka, pinatay, ganyan, pinahamak ka. Mahirap gawin, pero naaayon po sa Biblia na Matthew 6:24, no man can serve two masters. Hindi mo mapaglilingkuran ng Panginoon kung meron kang sakit sa loob mo. Kailangan i-let go mo yan, let go and let God go inside your heart. Kayaan na natin si Lord, isurrender natin lahat kay Lord, ano man yung sakit at yung pakiramdam na nasa loob natin. Kasi if that happens, kung nangyari sa iyo yun, na pinatawad mo yung taong nagkasala sa iyo, you can serve God freely. Kaya mo nang i-serve si God without holding any grudges sa puso mo. Diba? Ang pangit na matignan, sinusumpa mo yung taong nakahawin mo habang pinipraise mo si God na nasa langit. Diba? Doon, sinasabi ko nga po, hindi ka nang kadaling maging Kristiyano. Kailangan sikatatag ng loob mo. Diba po? No man can serve two masters. Kaya kung ano man yung kagalit nyo, kaya nyo na, instead of cursing, you pray for them. Pag-pray mo na lang sinana, Lord, yako, nangyari po sa akin yan, na pinahamak po ko ng mga kasama ko, ganyan. Doon masakit, sobrang kabalang po, mamurit po. May depressed ko po at that time, pero sinasarili ko po yun, nasasabi ko lang sa mga kaibigan ko. Bala ko sana po mabaliw ko kaya ng milyari, pero yun nga, nangyayari pala yung mga bagay na ganito para mas lalo ka lumapit kay Lord. And sabi po dun sa, be glad it happened. Maging masaya ka na lang nangyari yan kasi kung ano man ang nangyari sa atin, merong purpose si Lord. Bakit nangyayari sa atin yun? Kaya kung kayo po, may mga kaaway kayo o kasakit ng loob o yung, pag hindi man ikaw yung nasaktan, nakasakit ka, you'd find time na magsorry ka dun sa taong nasaktan mo. Wala naman pong mawawala sa pagsasorry. Yako po, lumok
mag-sorry, dami akong pumasalanan. Just to make the situation better, para lang po maging better yung sitwasyon, for me to have peace on my own heart, para yung sa akin yung, kaswelo na naman mo, yan akong ma-stress ko kay Giwana, kay Mylia, bakit yan na panamdaman yung peace na at yung puso ko? Nung pinatawad siya, ananak ako ito, yung, akong ginuna yung bala kayo. Kaya gano'n, don't hold any grudges kung ano man po may kasalanan ka man, hindi mo natawad, walang mawawala sa'yo. Hindi mababawasan ang pagkalalaki mo kung hihingi ka ng tawad. Amen. Hindi mababawasan ang pagkatao natin kung hihingi tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Sinasabi ko nga, kung si Jesus Christ kayang magpatawad, bakit tayo hindi natin kayang magpatawad? Yan po? Dito sa, ito, sabi, na-note ko rin po dito that we have to remove pride. Huwag po tayong maging masyadong mataas ng pride. Wala naman pong magagawa yung pride nyo eh. Isuko mo na lang kay Lord. Kung hindi mo na kaya, kung hindi mo na kaya, iluhod mo na lang. Sabi na, mag-pray ka na lang kay Lord. Remove pride kasi mas mapalad ang taong mapagkumbaba. Totoo po sa buhay kong pagkikipag-asawa, pagkikipag-kaibigan. Ako na lang po yung magbibigay ng daan. Ako po, I usually say sorry kahit minsan hindi ko na po kasalanan. Kasi gusto ko na lang po payapa. Gusto ko na lang ng peace sa puso ko. Eh ako na po buring magulubuling ko na mo itang payapa. Diyan po, kung may papatay na kami niyo, sa kasalanan na po ni Gabi, ako yan ko nang magbigay. Yan ko nang magparaya. And po, tapos, Hallelujah! Sabi ko, iyak po ko ng iyak. Sabi ko sa mga, nagsasawa na lang po yung mga kasama ko sa trabaho na, balam po kasi dadatang na ako nitong time na balam mati-depress ko, ma-stress ko, lulungkot ko. Ganyan, sabi niya, ihayaan mo na, sabi niya ganyan, sanay na ako sa'yo, sanay na daw siya sa akin sa, minsan parang may-stress, sabi kanya. Tapos nung nagbabasa po ako ganyan, we do not need sympathy. Hindi daw po natin kailangan ng sympathy. Simpatya sa ibang tao. Hindi niya kailangan, ay, makakalunos siya. Ay, wala na namang gewa, makanyan-makanyan. Eh, natala po ano kailangan nito. Yung kailangan tamo po strength. Kailangan tamo po lakas para mag-move on. Hindi na natin kailangan ng simpatya ng ibang tao. Kailangan natin ng lakas para magpatuloy. Yan po. So, mga nangyayari po sa buhay natin, minsan hindi natin inaasahan na mas nilalapit lang po tayo ni Lord doon. Be glad it happened na lang po. Maging masaya po tayo na nangyayari to kasi mas lalo po tayong nilalapit kay Lord. Amen! So, pwede po pumitin po tayo ba? I ask po for a moment of silence. Jesus sacrificed for our sins and His forgiveness and love no matter who you are. No matter where you are, it's tied into the adulterous woman, the abuse Jesus gets from the guards and Pharisees when he's on the cross and says, Father, forgive me, forgive them, for they don't know what they do. The message is forgiveness. Now, i-cherish po natin itong moment na to habang nakapikit ka. We have the chance to think kung may tao ka na nasaktan or kailangan hingan ng tawad, this is your time to talk with our Lord. Kahit anuman ang pinagdaraanan natin, kaya tayong patawarin ng Diyos. Magpatawad at humingi ka ng tawad upang mapaglikuran mo ang Diyos ng buong puso. Alam po namin na kaya namin gawin ang magpatawad kahit gaano kabigat at kalalim ang sakit. Katulad ng pagpapatawad niyo po sa amin. Now, let's take time. Bigyan po natin ang sarili natin ng time to pray on our own. Kausapin po natin si Lord. Humingi ka rin ng sorry kay Lord kung may pagkukulang ka man sa Kanya. Now, I'm giving po your time to pray and talk to the Lord.
ano naman po ang hindi at dalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya, Lord. Lord, ibigay niyo po sila at i-bless, O Lord, na upang makapag-lingkod po sila sa inyo ng buong puso, O Lord. Sana po i-grant niyo po ang bawat wish, ang bawat pagpapatawad, at bawat pag-iinang kapatawaran sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name. Lord, thank you po for the opportunity na binigay niyo po ako na mag-preach ng gospel sa inyo. I'm gonna leave you po with this verse, 2 Chronicles 15:7. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Kung ano man po yung ginagawa nating pagsasakripisyo, meron pong kasagumpayan na kalakip ito. So in every sacrifice, there's always a victory. So yun po, sabi po sa 2 Chronicles, do not give up. Kasi meron po tayong reward kay Jesus Christ. And it is an everlasting life. Amen. Kenny, nakumun. Amen. Napakaganda po yung mensahe ng ating kapatid. Amen. Totoo po na ang Diyos ang siya pong nagbigay ng karunungan sa bawat isa. Amen. Tunay niya po kinakailangan magpatawad po ang bawat isa sa atin. Kung meron ka man nakikitang pangit, alam ko, ito lang po ay sinusubukan ka ng Panginoon. Amen. Ipakita mo ang pag-ibig mo sa ating kapatid. Kaya, naalala ko po yung prayer ng ating kapatid, Mr. Valerio, na meron po siya nakikitang na pangit. Pero, kapatid, ingin mo sa ating Panginoon na pag-ibig ang ipalakad mo sa bawat isa po sa atin. Amen? Tunay nga po, bukas pala ay sa 7 last word. Yun po ang bibigay ko, yung binigay ng ating kapatid. Pero napakaganda po, no? Higit, alam ko ang Panginoon ang siyang nauna sa kanya. Amen? Kaya po, talaga po kinakailangan yung pagpapatawad sa bawat buhay po natin na nandun po na pagpapakumbaba sa bawat isa po sa atin. Amen. Kung ang ating Panginoon, walang kasalanan. Pero po, binalag pa kababa siya. Amen. Tayo pa kaya. Amen. Pero po, minsan mahirap ang mga bagay na ito. Pero walang bagay na mahirap kung ang Diyos ay kasama mo at nararamdaman mo ang kanyang banal na Espiritu. Amen? Napakaganda po yung topic ng ating kapatid, pagpapatawad. Amen? Kaya po, nawa tayo po kung meron ka mang inanakit o hindi yan sa kapatid mo, magpakumbaba ka. Kamukha po yung ginawa ng ating pastor nung kailan po yun na lapitan mo ang ating kapatid kung meron ka mang magawang kasalanan. Talaga pong napaka-importante sa ating mga yung pong pagpapatawad ng bawat isa. Amen? Kaya po, tayo po nagkatapos na po at binabalik ko po sa ating pastor ang mic. Napaka po natin ang kapatid. Apoy ng Diyos sa ating narinig na sista ng ating Panginoon at naniniwala ko ng Diyos ay nag-question ng message para sa atin. Hindi lang po sa mga Kristiyano, maging mga nasa labas man, ay nais ng Diyos akuhin ang kanilang mga kasalanan. Pero paano nila paano maaapo ng Diyos ang kasalanan nila kung hindi na ng Yesu Kristo? Amen po ba? Kaya mabalat po tayo. Katulad po yung sinabi ng ating kapatid, Lucas chapter 23, verse 24. Yun sa iyo, Step Gina, 39:43. Yun sa iyo. Pakain mo, talk mo yung halip. 39:43, yun sa iyo. So, sabi nga po rito, sinabi ni Jesus sa mga patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen po ba? Patawarin mo sila at kanilang ginagawa at sa pagbahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang
pinagsasabalan. Ano po ang nais ng Diyos sa pamamagitan ito na kung saan ang sabi niya, kasi nung ang ating Panginoong Jesucristo, nung ito'y baboy pa ko sa krus ng Kalbaryo, dito po ay ginamit si Caiaphas. So after Caiaphas, binigay sa kanya na walang kasalanan. Hanggang dumating kay Herodes, na wala rin nasumpuang kasalanan ng ating Panginoon. Hanggang dumating kay Pilato, at wala rin nasumpuan, at nagugas siya ng kamay, at hanggang doon, nagkaroon po ng people's power. Kaya yung Edsa Revolution ng People's Power, ito po ay nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sila po, ang mga Romano Katoliko, ang silang nagpapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung ito ay maipako na sa krus ng Kalbaryo, kapatid magulang, ito yung dumating sa kanila na sabi niya, at sinabi ni Jesus sa mga patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, abang sa'yo nakapako sa krus ng Kalbaryo ay inuubos siya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo, ang ganto sa kanyang damit ay pinagsapalan at pinagpunit-punit. So ngayon, ang sabi ng Panginoon, nang makita niya ito, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila naman kanilang ginawa. Katulad po yung mga nakikita natin dyan. Amen po ba? Kaya, ang sabi ng ating kapatid, kung kailangan talagang may gagamit ka ng pagtutok mo, ay mayroon kang guidelines, hindi ka basta bara-bara nagtutok. Pero by the way, by the Holy Spirit, kahit tatawagin ka, kahit anong oras ay pwede kang itayo ng Diyos, sapagkat ang itinutok mo ay hindi yung sarili mo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, ito yung nais ng Diyos sa bawat buhay natin, kundi ang